Yan, magandang buhay mga ka-farmer. Ngayong hapon, meron tayong mga bisita. Nandito, kaya lang, hindi mamaya, ikukwento ko po pala sa inyo yung nangyari sa hospital. Meron po akong isi-share sa inyo na medyo alarming. Hindi ko alam, kung hindi ko nga alam kung isi-share ko po sa inyo, pero at least magkaroon din po kayo ng idea at ma-advise nyo rin po kung anong tamang gagawin. Tungkol po kay Bebe, galing po kami sa hospital kanina, pina-x-ray ko siya, so mamaya ipuwento ko po sa inyo kung ano. Pero bago yan, meron po tayong mga bisita dito, nag-sponsor po ng Bebe. Tol! Ayan, mga ka-farmer, mayroon po tayong bisita. Si, ano? Stevie po. Kong? Tongs. Ah, Tongs. Akala ko Kong eh. Si Kong Kong yun. Ayan. Chef Tong na yan. Chef Tong po, mga ka-farmer. Siya po yung nagdala dito ng pitong bibi, mga ka-farmer. Isipin mo naman, pitong bibi ang linapa nila. De, pero may tira pa. Matitikman ko rin. Anong... Ayan ah. Oh. Ay, menu niya kanina. Apritada. Ito. Hindi ko na inaabot kasi nga galing tayo ng hospital. So, ayun. Tapos sa silipin niyo po yung kanyang vlog, mga ka-farmer, humingi ng tulong dahil yung watch hours daw medyo mababa pa. Dahil ang content niya is farming daw. So, ayan, magugustuhan niyo. Related naman po sa dito sa ayun. Oh, pakwan daw, tatanim ng pakwan, bibi, pag-aalaga. Ano pa bang mga palay. Ano? Oh, palay. So ayan, Tongs TV. Ito ilalagay ko na lang yung ano, yung Tongs para TV mahanap niyo. Ayun, Tongs TV official. So syempre, ito may ano, hindi ko madilim pala eh. Madilim yung. Ayan. Ayan. Ito talaga madilim. Oh, may ano. Ayan si ano na to, kilala niyo naman siguro yan eh. Hanggang ano yan, hanggang Lunes yan. Andito si Kasidling. Ayan mga ka-farmer. Gusto niyo bang bisitahin ulit natin sila? Doon sa ano, mapasyal ako, naka-bike lang, hindi ko alam kung kakayanin ko sa bike. Hindi ko pa. Yung bike ko na andun. Yung ano eh, oh, diet eh. Hindi pero hingal na rin, unli hingal ako eh. Ali, so, ali tawo din ako sa iyo, nag-aano ngayon. yung kulay green, ano yung pinapahid mo? Ah, yung ano, omega pain. Ayan, andito po si Kachili, mga ka-farmer, oh. Subscribe so, po, kailangan ayan. Lang, pang ano, pang anak. Matindi pa nga kailangan yung yan. Yung mga anak ko sa kanya yung kay, ano, kay Bebe. Kaya at least medyo aware na rin po siya na pagkalina, ano ba to? Yung blood pressure po napaka-importante, so... Ano na po siya. Although very rare naman po yung kaso, pero at least po magkaroon na siya ng idea. So, ayan. Pero ngayon, syempre ito, mga malalakas na 'yan. Si Tongs TV po, mga ka-farmer, wag niyo ano, silipin niyo po. Yung mga mahilig sa farming, marami kang sigurong i-share ano. Sagapan po siya Nueva Ecija, the farm ano, land of the rice field, no? Oh, yung puro rice field po sila doon. So, ayan. Ayun na po ang bahala ng ano. Silipin niyo kanya. Nag-tutorial ka ba? Kung paano mag-adventure? Adventure mo. So ayan, ina-advise ko sa kanya mag-tutorial din. Kaya kung hindi mo pa, ano ba yun, hindi mo ganong alam, pwede ka naman humingi ng tulong sa mga marunong talaga, interviewin mo na lang. So parang ganon din. Through you, naisishare mo din naman yung knowledge nung iba. So pwede naman yun, tol. At least, informative pa rin, di ba? So ayan, mga ka-farm, ganun naman talaga, no? Interviewin natin si ganito, nagtatanim ng palay, siyempre mas expert sila doon. Yun eh, kung willing sila. Pero sa sili, mostly mo, naman. Ito sa sili daw. Ayan, kung paano magkulot yung sili. Paano masira? Paano daw magkulot ang sili, mga ka-farmer? So ayan, sayang hindi ko inabot yung kain, pero bukas, God willing, kainan tayo bukas. Ano bang ano natin bukas? Excited na ako ah. Hindi ko pa alam kung anong magiging ala, ko. Nag-chili sauce. Nag-chili sauce pa naman ako kanil kagabi. Ang dami. So anong... Eh, oh, sir. Anong ano? Siniserve mo pa ako. Parang naman ako. Di, napakabait po yan ni Chef. Kaya huwag niyo po nga kalimutan. Yung mga hindi pa nag-subscribe yan. Lagi namang nanonood. Libre lang po ang pag-subscribe. Kaya ayun. Chef to the star. Kasi bilang isang vlogger po, iba rin yung feeling na marami kang subscriber, syempre. So, pero huwag kang mag-alala.
at the end of the day, views pa rin naman ang magdano. Pero syempre, yung subscribers tells pa rin. Kaya, ayan, ito yung babae na, nai-stress na din yan. Okay, yun. Yung mga subscriber ni Ma'am Lay, lumipat na po sa akin. Oo, oh, tama. Hindi, mabait po yan, si Lee, mga ka-farmer. Matagal ko ng kaibigan yan. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, marami po siyang may share sa inyo. Pagtsagaan niyo po nila muna. Actually, hindi pagtsagaan. Maswerte sila kung nahanap nila yung channel mo kasi marami din naman silang matututunan. Pero sabi ko nga, yung pagtuturo is make it light na huwag naman maging boring kasi syempre maganda pa rin po yung masaya at natutuwa. At the same time, may natututunan. Parang ganun po. Although, yun nga, mahirap gawin, mabilis sabihin, pero yun po yung goal natin na sa pag-tutorial mo. Make it light na may matututunan, at the same time, happy. Maghanap kami ng artilahin niya lupa. Ayan daw. Matagal na namin nag-usap-usap dito. Oras na lang nagkakantuhan. Hindi, nag-share din lang po na napag-usapan din lang po yung buhay-buhay sa ibang bansa, na mas masarap pa din pala dito sa Pilipinas. So, ayan, mga pinapalabi nito pa. Sabi nga po sa Kabambangan bulong-bulong mo. Bulong-bulong. Mas maano naman po talaga. I mean, susurvive ka na. Yung ex-abroad, tatlo na tayo. Si Kachil, ano po yan? Waiter po yan. Alam niyo, maraming kaming similarity si Kaparma. Parehas kami nagbabarko, same company, same agency. Yung asawa namin, parehas maputi. At yung asawa namin, magkadikit na mga anak, parehas si Sarya. May babae. May babae ka na. So, ayan. Pero siyempre, si Tong Stevie po, huwag niyong kakalimutan, mga ka-farmer. Pakisili po ng kanyang channel. Tong Stevie! Pasyal ka dito bukas! Hindi mo na. Hindi na kaya? Hindi na kaya. Kaya yan! Welcome ka rin na problem, Pasyal ka. Basta mabait. Pagka libre uli ako, narinig ko, sabi ni pwede pong tayo makikita. Oh, ito si Katsili! Yeah, actually, in ang fairness, ang dami namin ginakain dito, pag mga sponsor. In fairness, alam mo ko, lagi niyo akong nakikita kasama si Maki. Eh siya, lagi niya ako siya, punta ka lang dun, tol! Lagi niya, punta ka lang dun, tol! Lagi niya sinasabi sa akin. Ayaw mo lang sa akin eh. Ayun, lalapak sa mga. Sabay ganun eh. Okay, si Katsili, mga kapangal. Intriga na yan. Hindi, kasi mga tayo na yan, lagi siyang kumuha ng busy, busy. Hindi, tsaka busy talaga. Yun nga sinasabi niya, alam niya naman, busy. Kasi nung time po na... Grabe pa abo nito dati. Mahirap po talaga pagsabihin yung vlogging, business. Yung iba po kasi talaga full-time. Lalo na yung, let's say, yung trabaho mo na din na andun. Pagaya ng pagtatanim, siyempre, iba-vlog mo din. So, walang conflict eh. Pero kami kasi, ganyan. Ako lang mag-isa babiyahe, mag-deliver, mangungwa pa kami ng baboy. So, talagang medyo hectic din. Tapos sa gabi, maghahanap pa ako ng time para mag-sauce. Ngayon, iniisip ko kung ibabalik yung lechonan. Kaya ko pa kaya magluto ng sauce hanggang alas 12. Diba? Hanggang midnight. Relate ako dyan. Minsan, alas 11 na ng gabi, amoy na amoy pa din yun. Pa lang ako ng bawang. Alam mo yun, parang back to normal na naman yung tipong lagi ka naghahabol ng oras. Pero masaya. Masaya po kasi, unang-una syempre, yun nga, na-inspire pa din yung mga gustong mag-lechon. Siyempre, alam po maraming nag-subscribe mo dahil sa lechon. So, gusto ko rin pong ibalik. Kaya lang, si Ka-Farmer Anthony, marami na. Hello po, Ka-Farmer Anthony. Nag-text lang siya sa akin. Marami na daw siyang baboy na, yun nga, mga 25-20 kilos. Kung kailangan mo, sabi niya. So, hopefully na natin. At si Lindon para gumaan-gaan naman ang buhay. Kasi ngayon, nag-construct siya. Mas masarap pala mag-lechong, kuya. Totoo lang ako. Ba, magkano kinikita mo eh. Ngayon, ito maghapon ka na. Pero hinahanap niya kasi masaya rito. Masaya. Kaya na gano'n din siya. Pero syempre, mga ka-farmer, yung buwanan niya, hindi po natin tinanggal yun. Kaya, ano pa din. Pa rin. Papakain lang siya kay Chuchay sa hapon. So, ayan, mga ka-farmer. Ano naman yan. Mahal ko yung pamilya na yan. At, ayan, naka 3 wheels na siya ngayon, ha? Ayan. Sa kanya ba yun yung kanina ngayon? At least nakabili din ang motor po. Hindi ko na pinigilan. Basta ang usapan namin, ayoko na nga alis ng gabi. Mag-road trip pag gabi na. Or mag-ano. Alam mo yung needs tsaka wants, napaka-importante para madisiplina mo yung sarili mo. Lalo na yung ganyan. Na baka mamaya, gabi, naisipan pang lalabas. Tapos, tulog na ako, tatawa ko yan, aksidente kami. Alam mo yun?
mahirap, mahirap. So, inaano ko kina lady na be responsible. Hindi ko naman pagdadamot yan, karapatan ninyo yan, di ba? Pero, just be responsible kasi mahirap. Ang aksidente po na andyan lang, lalo na kung makasama pa bata, napakahirap po. So, ayun. Naiintindihan naman nila. Si lady naman ang, ano, responsable dyan. Ayan, Tong TV, mga kapanger. Hindi po makakalimutan, babalik bukas yan. So, yun. Ano, para tutulungan po natin na tutulungan po natin siya na maka-hit na ano watch hours. So, farming naman po siya, mga kapama. So, interested naman kayo diyan. Sabi ko pag naubos mo yung bibi mo. Hindi ko pa nakikita yung ano niya kasi ngayon ko din lang siya na-meet. Pero sabi ni chef, ano daw po? Libreng tray daw na kanong sila. Farming nga, maganda naman. Sa lahat na magsusubscribe. Sabay-sabay natin silipin. Chef eh. Hello po. Yan, balik po tayo. Ano, malis na po sina Kachili at sinali. Pero yun nga, pinababalik ko si ano, si Tongs. Dahil kailangan niya po ng watch hour, sabi ko, pasyal na lang po siya dito, balik po siya dito bukas. So, ayan, ito na. Sa ganon daw to, walang patas. Hindi ko ma-imagine kung ano yung higang. Ano itsura nito, Papa? Yan, pag ganun siya? Parang... Ito, parang landing ka. Tapos, paket na po. Oh, hagdana. Ay, isang step lang dito. Step lang. Holland din yung hagdana na paket ko. San magagaling yun? Okay. Kala ko ito na nga. Hindi ko ma-imagine. Sa dulo. Ayun pala. Malikod na si Oliver, ah. Ay, nang harapin ng araw. Sirang yan. Ha? Sisirang. Oo, ha? Ba't di niya lagyan ng ano doon? Harang na ano, kahit lona. Oo, magagustang nakaganyan doon. Oo. Lona lang na may nakarol yung kahoy. Nakababa mo. Yun. Tulang yan, kasi. Oh, yes, tapos susunod niyan, dito na. Ang sintah na rin. Tapos, mga ka-farmer, meron akong sorpresa sa boys. Dahil, naghahanap sila ng libangan, o nga naman, ano. Tatayo kami ng maliit na basketball court. Ayan. At sabi ko, bibili na ako ng standard. Kagandahan na natin, kasi isa din po sa mga pangarap ko yan simula nung bata ako, basketball court na sarili. So dito na lang po, mga farmer, sabi ko pagka ano na, wala na tong hollow blocks, lilinisin namin, dito kami magtatayo ng maliit na court. Siguro di 4 na tubo, schedule 40. Yun po ang gagawin na, pagkukulong-tulungan na lang, kayang-kaya na ni Junjun yun. O ayan, dito. Tama-tama po doon sa dulo nakaano. Tapos ito, i-move na lang namin yung graba doon sa side na yon. At ito, kahit pa paano, meron na space. Yun lang naman po yung ano. Wala nang ibang maanuhan na space eh. Dito kasi ito na magiging tambakan ng ano, mga graba buhangin. So ayun na lang. Nakita na ako ng space. Overtime na naman nata sila.
dalawa pala halo ginagawa nila, pang asinta at pang pang poste. Poste na naman. Gasolina pa kaya. Stop muna. Wala nang ha? Ha? Wala na. Maglaro kasi ako ayan ng nakaraan diyan, kuya. Ayan na ang aming new project. Akala ko ang bagong project ni Oliver. Oh. Tingnan mo, baka may mga tornilyo diyan, ha? Oh, hindi naman batsa 'yan eh. Yan yung standard na ginagamit talaga ng professional. Oh, ganda yo. De, bibili ako ng ano, kadena, lalagay natin diyan. Kahit si Kuya, kahit si Iko mo-shoot dito eh. Ito pa yung bola eh. Ah. Yung bola sila. Ang ganda. Makinis pa. Ganda, ganda. May spring pa, snap box. Paano ang pagkabit niyan? Wala tayong ano, tornilyong eh, tatanggalin to, Kuya. Ha? Ang pagkabit ano? Oo, dun sa loob. Saan? Ayun, oo. May spring? Hindi yan, makapagdakdak na yan. Makakapagdak na sila. Ba, ito 10 feet natin yan, standard. 10 feet. Puro standard tayo, 10 feet. Hindi ako namin at chay bola niya. Magpapalaro ka. Yung natalo, wala sawad sa lindo. Oo. Ganda, oh. Bibili sana ako ng bola, kuya. Kaso wala pa kaming bola dyan. Tignan mo, halos ganito lang laki ng bola. Oo. Pang junior na ba yan? Standard tayo. Para maganda. Ganda, ganda. Ayos to. Ano po to? Nabili natin sa Shopee ng 1-4. Ano yung tempo na nag-iakain? Ganda din, ha? Tapos, ayan. Ayun, eto. Wala bang kasama? Wala ko yan. Sa box? Depende kasi sa butas ng board. Ah, bibili natin yun, ano? Yung tornilyo. Oh, tornilyo. Kailangan, ano din yung tornilyo pala, no? Kakabit din sa angle bar, no? Oo, kuya. Tapos ayan, yung para may yung sinasabi mong gusto mong maano yung board, yung angle bar nakapaano yun, nakaalis, nakadikit yung haba niya dito para pag tumatama yung bola dun sa board, maganda yung banda. Yun nga, yung banda ang inaano natin. Yung meron to yun. Oh, nakasira yan. Yung iba tali lang inaano. Oo. Yan at bago tayo magtapos, mga ka-farmer, ayun si Roy, nag-ano na ulit. Nagbababad na naman siya. Aros hapon-hapon po yata yan. Nag-ano po. Nagpapatulig para bumaba yung lupa. Tapos, update po pala tayo kay Kabebe, mga farmer. Kasi kanina, galing po kami na follow-up check-up. So, ang good news po ay so far ngayon po ang blood pressure niya ay balik na po sa dati yung kanyang medyo mababang blood pressure. So okay na po yun, 100 over 70,
90 over 60. Yun po yung normal niya talaga kasi alam niyo naman po si Bebe, ganyan lang po talaga yung kanyang ano. Kaya nagulat po ako nung tumaas yung kanyang blood pressure. So far sa cardio po na check namin, okay naman. Dahil wala na po siyang manas, tapos yung hingal niya, yung ano, wala na po. So yun po ang good news. Pero may bad news po tayo mga farmer. Nung Sunday, ini-insist ko po na magpa x-ray dahil yung likod niya iniinda niya. Ngayon, actually ayaw na nga ng mga doktor, di na daw kailangan. Pero sabi ko, hindi, meron akong feeling na may problema 'yan. Kailangan nating ibano. Sa madaling salita, napilit ko po sila kasi talagang ininsist ko na magpa x-ray nga. Ngayon nalaman po namin na meron po siyang bali sa tadyang. So ano, alam niyo po, parang ano eh, parang biglang di ko po makontrol yung sarili ko na magtanong at magalit. Bakit nagkaroon si Bebe ng bali sa tadyang dito po sa may back, sa rib? After operation. Ibig sabihin, doon po sa operating room, may nangyari. Kaya yun lang naman po ang tanong ko. Ano nangyari sa operating room? Bakit nagkaroon ng bali yung isang tao na supposed to be isisisarian lang? So, parang hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kung pupunta ba ako sa hospital, pupunta ako sa admin, magtatanong kung meron ba silang... Gusto ko nga kung pwede lang CCTV, malaman po na malaman ko lang kung ano ba nangyari talaga. Kasi hindi po siya makakilos gaano ngayon. Pag nakahiga po siya, lagi po aray-aray-aray gumaganon. Kasi may bali po siya pala siya. So grabe po ano. Kanina nang gigigil ako pag uwi po namin, sinabi ko kay ate, nainis din si ate, bakit ganon? So parang nagkaroon po ng pagkukulang sa hospital. Yun po yung ano ko, yun po yung balita ngayon mga ka-farmer. So ayan, nakakaano kung ano bang gagawin ko, irereklamo ko ba o mahirap sila kasi doon pa lang nirereklamo ko yung likod niya. Parang yung doctor na naandoon sa operating room may iniiwas mga ka-farmer. Hindi lang kasi ayoko na din lang pong magsalita, pero yung OB niya ay halos maubos na yung pasensya ko dahil unang-una nagkulang po siya dahil diyan yung postpartum na yan, hindi niya nakita man lang. Nung pinanganak si Bebe, 3 days, 2 and a half days kami sa hospital, di nagpakita, di man lang niya kinamusta yung pasyente niya. So yun po, tapos Monday nagpa-check ulit kami doon. Inanong namin, nireklamo ko na yung headache niya na severe, ganun. Ang sabi niya, ano lang daw, ano ba? Ibuprofen lang naman daw lang, ano nun, it's normal. So, wala, nakalusot po, kumbaga, nakalusot yung ano, yung imbis na naagapan. Buti na lang, kahit nag-seizure siya, wala naman pong nangyari, wala pong naging damage. Yun lang po ang pinagpapasalamat natin sa Diyos. Pero, malaki po ang pagkukulang nila. Lalo na ngayon, nadagdagan na naman. Actually, binidyo ko na po ito mga ka-farmer. Hindi ko na lang po sinabi sa inyo na yun nga yung pagkukulang ng ano, ng OB. Pero ngayon, inuulit ko dahil sa inis ko. Gusto ko pong malaman ninyo mga ka-farmer na talagang may nangyari kay Kabebe. Kaya, masama po ang loob ko. Kanina, kinokontrol ko lang na parang gusto ko siyang questionin. Ano ba talaga nangyari? Kasi hindi po mababalian ang tadyang yung isang tao. Di ba? Ooperahan ka, cesarean, bakit? Anong nangyari? Yun po yung tanong ko eh. Yun po yung big question mark. Anong nangyari? Kasi paglabas niya po ng operating room, yun na yung ininda niya. Hindi naman po pwede pumasok kami doon, may bali na si Bebe. No. Hindi po ganun. Masigla po kami pumasok, normal kami pumasok ng hospital. Paglabas niya, doon na, sinasabi niya, Bebe, para akong binugbog, ang sakit ng likod ko, parang may bali. So ayan mga ka-farmer, at least... na-update ko po kayo kay Kabebe. Sa inis ko, parang gusto ko pong ireklamo eh. Alam, hindi ko lang alam kung saan. Swerte sila. Ngayon, iyaano daw ako ng orthopedic. Doon din naman sa hospital na yon. Sigurado, magtatakipan siguro. Baka matatakpan lang. Ayaw ko, hindi ko alam. So, ayan mga ka-farmer. Hanggang dito na lang siguro. At yun po yung update kay Bebe ngayon. Nagpapagaling po siya sa bahay.
Tapos eh, hindi makakilos ng normal. Supposed to be makakakilos na po sana siya ng normal. So, ayun lang po. Hanggang bukas po siguro, ibibigyan ko po kayo ng update sa kanya.